Oh, good morning guys. Ano pa rito? Alas 10. Alas 10 ng ano, umaga. Saka ang ganda ng panahon. Wow, parang nasa Pilipinas ako. Ayan po, pumunta ako sa little garden ko, andun. Kasi, titingnan ko kung kasi mag-ano ako ng tubig sa ano, alaman ko, ayan. Ayan po yung potato ko. Ayan sila. Anim na ano lang, piraso, anim na punuan. Saka ano, yan, may isa akong tinanim na ano. Ayun, iwan ko kung kalabasa ba yan o pipino, basta. Bigay lang kasi yan ni Jirel. Sabi kasi niya kalabasa daw, pero tinignan ko. Iba yung dahon niya. So, tahan ko muna. Teka. So, ito, last other day. Maraming mga damo ito na tumutubo. Kinuha ko na naman. Kasi ayok, gusto ko malinis siya. Tingnan ko ha, kung ano ba ito talaga. Anong klaseng? Parang... ewan ko, parang hindi kalabasa, parang, pero, yung ano niya, oh, yung kalabasa yata ito kasi, yung ano niya, parang trunk niya, magaspang, kalabasa ito, sonongo, kasi ang kalabasa, matagal mamatay, saka ito yung mga ano ko, tumubo na. Kaya lang iba parang kinain ng ano, mga ibon. Kasi lumiit. Ang dami pa naman ito. Lumiit siya. Tsaka alam nyo guys, kasi last other day, nag-ano ako dito. Parang kinukultivate ko tapos ito dito, tingnan natin ha. Ito dito, mayroon ako natuklasan. Kasi ito yung puno ng ano eh. Puno lang. Tingnan nyo. Did you see that? Yeah, meron na. Laman ang aking potato. Nagkalaman na siya. Ay, labunan ko ulit. Ang sira. Ang galing. Oh, you see? Ganda talaga pag may itatanim, may aanihin. So, imagine by, ano siguro, ano ngayon, July. Ito maliit kasi huli silang tumubo. Siguro by July, ano, July ngayon, August, September. September, October, mag-harvest na ako niyan. Dadami na yan. So, kung dito naman tayo sa kamatis ko. Ayan po yung kamatis ko bigay ni Jirel. Tingnan mo, parang may lumalabas na na ano. Parang mamulaklak yan. Saka dinagdagan ko siya ng ano, ng lupa. Kasi yung dala ni Jirel, kalahati lang lupa, dinagdagan ko. At saka ayun yung ano, yung malunggay. Medyo lumaki siya ng kunti, kaya lang... ang dahon, ewan ko lang. Sana hindi yan mamatay. Kasi parang iba ang na-development ng dahon niya. You see? Malunggay yan. Oh, hopefully, hindi siya mamatay, no? Pero lumaki na siya ng konti. Hindi ko pa rin nagdagan ng lupa kasi maliit pa eh. Pero ito, tingnan nyo. Ayan. Meron na siyang ano... bulaklak yan. Saka alam kong bunga yan. Wow naman. Ay, thank you Lord. Cute naman. Kahit yan, ito lang yung ano ko. Ginawa kong garden. Nilinisan ko talaga dito. Tingnan mo yung sa kabila, oh.
Hindi ko nalinisan ang taas na ng damo. Mga damo lang yan. No? Mutubo lang yan. Oh. Yehe! Tapos ngayon, may dala akong tubig. Kasi, nagano ako sa mga halaman ko. Ano ba yun sa Tagalog eh? Mumuubo. Okay, guys. Wait, ha? Kasi, anuhan ka sila ng tubig. Yan po, tapos ko na nadiligan yung mga halaman ko. Dilig pala yun. Sa Tagalog kasi. Kahapon, iniisip ko, ano ba yung buuan? Didiligan pala. Diligan yung halaman. Ayan, didiligan na sila. Masaya na sila kasi kanina, sobrang tuyo yung ano nila. Palibot. Ngayon, basang-basa na sila sa ano. Yung ano nila. No? Alam nyo guys. At sa guys, meron ako natuklasan. Imagine kahapon, bulaklak pa lang ito. Tingnan nyo ngayon. Hindi ko akalain na ayan. Namumula ang kamatis ko. Wow. This is wow na wow. Pakita ko ito kay Jirel. Picturean ko. Kaleng. Akala ko, hindi ko yan nakita eh. Akala ko ito yung una. Dahil ito yung una nakita ko na may bulaklak. Yun pala. Ayun. Nasa ilalim. Galing naman. Sakay ko, malunggay ko. Sana naman, ma'am, hindi ito mamatay. Hindi ko na muna sila ano, diniligan kasi medyo basa pa. Baka ano, masobraan. Well, it's all for now, guys. Thank you for watching. Ang saya-saya ko. Dahil, syempre, nagkaroon na ng bunga yung ano ko. Pati nga yung patatas ko, meron na niyang mga laman. Oh, sinilip ko na yan. May lang laman na yan. Tsaka malaki na. Yung, you know, yung may bulak. Ay, ito pala. Ito, may laman na siya. Sa loob. Sa ilalim ng ano. Lupa, root crops. Woo! I'm so happy. At saka, alam nyo guys, ang ganda ng panahon ngayon. Parang Pinas yung ano. Saka dito naman, parang lasang, parang forest. Sarap nga po tulin. Tulin ko siguro yan yung dito lang sa harapan o dahil sobrang taas na. Pangit tingnan. Okay guys. That's all for now. Bye. Bye-bye kalabasa. Bye-bye my pinya. Pero ito nga palang pinya ko. Ilipat ko ito after mga siguro October o November. Kasi sobrang lamig na yun. Hindi niya kayanin. Kaya ilipat ko yan sa pot. Tapos itong ano, kalabasa, hindi ko yan pwedeng ilipat. Sana mamunga na yan. Kasi sayang eh. Sabi nga ni Jirel, baka hindi maabutan na mamunga, baka igulay na lang daw yung ano, dahon. Lauoy daw, sabi niya, tinula. Hindi ko pa na-try yung tinulang ano, kalabasa. Kinataan, mayroon akong narinig, kinataan kalabasa. Yung dahon. Okay guys. O kaya sa isahog sa dinding. Yun ang alam ko, yung bayaw ko noon. Magdinding siya, lagyan niya ng kalabasa. At ayun yung kamatis ko. Tinago ko dun sa gilid. Para hindi sobrang mainitan. Okay, thank you. Bye-bye. Ayan yung kamatis ko. Kahit dito, makikita siya na yung bunga niya. Ayan. Ayan po yung bunga niya. Yung green na bilog. Nakabitay. Bukas, malaki na yan. Saka tama lang yung isang puno na ano, kamatis. Si Jirel, apat to yung sa kanya. Ang dami. Paano na niya kainin yun? Sobrang dami na yun. Dalawa, okay lang. Isa.
Sa amin, isa lang kasi kami lang naman dalawa ni Joel. No? Okay, bye. Tingnan mo ang ganda ng panahon. Saka ito yung mga apartments na mga kaharap namin. Saka yan yung mga kutsi nila nakapark. Kami lang yata ni Jule ang walang kutsi dito. Bike lang. Well, nag-upisa pa naman kami dito. Saka si Jule, kakatrabaho lang. Mag-aaral pa daw siya ng driving. No? Madali lang yung kutsi pag ano na. May driver's license na. Bibili ka ng kutsi, tapos wala ka pang driver's license, o hindi ka makapasa, ano, weh. Hey guys, si Andre, pagdating namin, si Andre, nakabili na ng kutsi yan. Pero wala pang driver's license, pero nag-aral na siya. At saka yung una niyang ano, nabagsak siya. Kaya mahirap pa si dito eh, mahirap yung ano nila. Paraan o kaya stricto sila dito, masyado walang palakasan. Kaya nabagsak siya noong una. Pero ngayon, di kasi na siya nag-study, parang easy lang sa kanya. Akala siguro niya, easy lang. Ayun, nabagsak siya. Okay? Si Andre nabagsak sa theory. Si Jiril naman nabagsak sa actual, yung pagdadrive. Kasi may namali siya na isang beses lang. Nabundol niya yung... yung island na maliit sa parkingan. Kaya yun. Tapos, si Andre naman, pero ano, isang bisis lang nila na bagsak. Tapos, nakapasa na sila. Kaya, God is good all the time. Okay? Bye-bye!